Hello mga ka-blessing, na-request nyo to, Invictus versus Marshall Bonifacio. Let's go, pakinggan natin itong laban nila guys. And 6-1 si Invictus. Grabe, sobrang ganda pala ng record ni Invictus, no? Ito si Invictus tsaka si Lanzetta. Unang kita ko na laban sa kanilang dalawa is yung nag-2-4-2 sila. And yun, magandang laban yung 2-4-2 na yun guys. Si Cripply tsaka si Tupper. And itong Invictus at tsaka si Lanzetta. And ito, 6-1 pala. Ang ganda ng standing niya. And si Marshall 4, oh my god, parehas malupit guys. Parehas malupit, hometown legend si Buhay. Let's go. Tingnan natin laban nila. Tingnan natin sino panalo dito. Hindi ko alam kung sino panalo dito. Pero ngayon malalaman ko na. Tingnan natin. Tingnan natin. Pakinggan natin unang banat. Invictus Gubat 7 game. Yeah! Pareho lang tayong ligaw sa masukal na bahagi, subalit lalabas ka na may sugat sa dahas ng ipapamulat, babakas sa kanyang utak, bubuntot na nabahag sa lakas ng... Feeling ko may machoke dito eh, kasi sobrang ikli lang oh, 23 minutes. Sulat! Kung ang pinuno niyong igurot ang niluklok para sumubok makalampas sa sukat, ako ay puno sa tuktok ng bundok, pinakamataas sa gubat! Isabuhay pala to! Game! Walang duda ang angas mo, Marshall, kaya mas nananatili ka. Maraming lumabas sa Mindanao at Visayas, ngunit ikaw lang ang naiiba. Bagyong bakas na paninira, dalang armas, lahat mabibira sa iyong lakas na pambihira, pagkat madalas nakakadiri ka. Kasi balik. Wait lang, balikan natin guys. At Visayas, ngunit ikaw lang ang naiiba. Bagyong bakas na paninira, dalang armas, lahat mabibira sa iyong lakas na mabibira. Di ko yun alam ng mga Tagalog word na yun guys. Bihira, pagkat madalas nakakadiri ka. Kasi bading ka, Marshall. Lahat ng ebidensya, pre, kita halos sa sayo. At ang mga katulad mong bading ay ginagapos sa gapo, iiwanan pa halang din na maayos pagtayo, parang pangalang Joel Israel pagtapos mabayo. Nasa Cebu na... Di ko alam yung reference na yon. Ako ang pinakamagaling sa Mindanao ay di na lumingon, kaya wala na ako nagawa kundi ang umawa na lang at uminom. Sang-ayon ako sa'yo, ngunit para sabihin ikaw ang pinakamagaling, pare, ang pusin nun. Kung nasa Cebu man ang pinakamagaling, tingin na ka pa rin si Luni yun. Kaya sige, upusin mo lahat. Si Bonifacio na ba ang mananakop, bumahama ng bangkay? Pwes baliktad ka na, pagkat ang revolusyon na to ay laban. This is Blankos, the free-to-play multiplayer guys, game where you can... Nung ini-skip ko tong ads na to, may nagalit sa akin. And ayun, may nagalit. So siguro hindi natin i-skip, no? Para alam nyo na, walang magalit. Good vibes tayo ng lahat. So itong laban na talaga na to, is di ko alam talaga sino panalo. Pero I'm sure meron sigurong na-choke dito. Kasi sobrang ikli ng, ano, eh, ng battle eh. 23 minutes. Tas, di ba? Pero ayun, di ko alam. Tignan natin dito. Baka yung judge explanation ng mga judge ang maikli, kaya maikli lang yung video na to. Kay, pas baliktad ka na, pagkat ang revolusyon na to ay laban na sa'yo. Tumanda ka na matangay. Tanggapin mo dalang sulat. Presidente na natakot, sumama pa ang lagay, dinalakan niya sa gubat. Ito ay gera ng Tagalog. Kusahan ka na matay. Bugbog sarado ka na atlas. Unang igot pa lang ng laban to, pwede ka pang tumakbo at bumuo ng himagsikan mo. Oo, natalo ako kay Tats, pero tumatak na ako sa ligang to. At ang pag-asa mo lang manalo, makalimutan ko mga linya ko. Sorry ng hindi ah. Maglamas o maglamas. Hindi maglamas, Bob Taler. Yo, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Yun ang huling linya sa tulang Invictus. Katagang laging nasa kanyang isip, kasi siya daw ay manlalayag. At dahil sa sariling hangin sa tournament siya nadala ng ihip, sinugal ang kaluluwa para sa Isabuhay. Pero kailanman hindi niya nasilip na ako'y sumali. Kaya tingnan mo ko sa mata, Captain Phillips. Tangina!
Tingnan mo ko sa mata, Captain Phillips, dahil pagiging psycho mo ay peke. Wrestler na Sid Vicious, performance of the night laban sa choke. Bender at Sid Vicious, dadaan na ako sa butas ng karayom. Well, hindi yun fictitious dahil magmimistulang heroin. Patay ka sa shot na to, Sid Vicious, luluhod ka sa entablado. Hindi ko alam yung mga word na yun. Invictus. Captain Phillips lang yung alam ko. Sobrang lakas sa pagpapaluhod, punit ang yung meniscus. Kain sa akin ang mga pusi parang kunilingus. Biglang koma ka sa kadimonyohan ko, bata, ito'y insidious. Fuck! Insidious movie yun, ha? Pero di ko pa yun alam na movie, guys. Takot kasi ako sa mga horror, eh. Sa pagkakalam ko, horror yun. Masama mag-swimming matapos magpatato. Pwede ka nung patayin. Kaya namatay ka nung binigyan ka ng tat, sinubukan mong magmalalim. Puro relationship pa yung angulo. Para makakuha ng boto tong hangal, tangina, nakain ka na ng Muslim, hindi ka pa rin naging halal. Sabi mo pa bago mag-choke, ngayon landas na tinag-cruise. Seto na ang tamang oras para makilala si Jesus. Wow! Napaka-evangelist ka! Meron ka bang conclusive na ebidensya sa pag-i-exist niya? Tangay na! Meron ka bang... Sa delivery ni Marshall, ha, parang nakikita ko si Pok, eh. Conclusive na ebidensya sa pag-i-exist niya, gustong ma-convert ang Muslim, yun ang punto ng pandinis niya. Kaso parang deep throat ni Heart kay Cheese, nag-choke ang ebanghelista! What the fuck? Kaya kumpara sa'yo, kaya... Di ko alam yung reference na yun, guys. Kumpara sa'yo, kaya kumpara sa akin, hindi ka pa hubog. Hilaw ka pa't supot, isang linggo bago kay touch. Si Chalice, basag durog. Lahat ng di naniwala sa akin, silang lahat sunog. Nagbigay classic na performance, dalawang linggo magkasunod. Oo, natalo din ako kay touch. Pero wala ka makukuha sa akin na appear. Kasi imbis na nasa baba, tumaas pa ang aking tier. Imbis na mapasama, napabuti aking karir. Ikaw natalo, nag-choke ako. Battle of the year! Kaya ano? Tangay na sa credentials sa pagiging battle MC, inggit ka man. Nasa pangalan mo yun, Invi, o Invi, inggit ka lang! Time follow up, bada! Ngayon, guys, round 1, Marshall ako. Kahit may iba akong hindi na-gets ng mga reference, pero sa tingin ko, solid yun, eh. Sa tingin ko, solid yun pagka-construct ng lyrics. Lalo na yung rhymes, yung rhyme niya doon na about, yung, may rhyme siya doon nga, no? Nakalimutan ko nung rhyme na yun. Basta yung, ang hirap bigkasin yun. Basta yun, yun, solid yung rhyme na yun. Tas, ayun. Eto round 1, Marshall ako. Hindi ko tinitignan, kahit di ko nag-gets ang sulat, pero tinitignan ko na lang yung creativity ng lyrics. Is doon ko na lang binasa. Para sa akin, mas nagagalingan ako kang Marshall dito. Ayun, Marshall ako sa round 1. Naging Victus, pakinggan natin! Puta! Napakahusay! Napakagaling magsulat! Ganyan ba ang resulta kapag kinagat mo mga linya sa King of the Dot? Yan ba ang bag mo sa hip? Yan ba ang bag mo sa hip-hop? Palibasa, mga linya ng Amerikano gagamitin? Kung may subtitle lang ang FlipTop, malamang may kaso ka ng plagiarism! Tapos, kaya pala kahit anong pagmamalali mo sa tingin ko mababaw, Marcos, sinisigaw mong madiin ang Marshall Law kasi mithiin mo magnakaw! Papatayin mo kaming lahat, yan ang hindi ko matanggap. Ako hindi ako mayabang, hindi ako katulad mong panggap. May disaster, Jonay, Danny Meyer tong sangkap. Isang fanboy ng King of the Dot na natutong mag-rap. Pwes anong tingin mo, nagasunod ako ng yung Marshall Law? Hindi! Mas walang asal pagkutsa ko. Malamya ang galawan ikaw ay Marshall sa event. Hindi ka Marshall na sundalo. Pwes sana sa lolo mo, pinaglaban ng Marshall Law para hinampas niya mukha mo. Kung gusto mo ng Marshall Law, apo, ba't sa Visayas ka tumago? Kaya nga naparito ka malamang upang makisa ka palaran sa kabila ng mali na magagadpa ng mas lamang. 100,000 kanya na yan. Ako ang karmang dadaan ng kaninga lalaki ang magbayad para sa tanan.
Kasi ang gubat ay digmaan at ang ibon ay langgam. Kaya pag sinabi kong ikay bati, pangit ka kung di pa alam. At kung may chance ang ako ay durog, pag lumakas ka huwag magyabang, pagkat sa oras na ikay mahubog, ay uuwi ka ng pagapang! Mas may abilidad akong patayin ko yung lahat, pero nais ko lang makipagbanggaan ng katha. Hindi katulad mo nagyayabang laglag naman sa unang salta. May mga taong kilala ka na malambot at parang hindi pa handa habang ako ay naaalala bilang malala na banta. Hindi mo sila mabubola sa mga nakakatanga na lagda. Martial law, mas nakaka-trauma ako sa mga nakakatanda! Siya daw ang Superman ng liga, isang malaking blooper guys. Sa Ingles ka lang magaling, isa ka pa rin loser twice. Kaya kung taglish lang, huwag magyabang na parang super wise. Magiging super lang ang Marshall pag nag-super vice. Madalas tawagin bakla ng kanyang tatay. Madalas tawagin bakla ng kanyang tatay. May suntok pa at bigwas. Kaya lumaya sa kanilang bahay nang sa tukso makapiglas. Pwes lumipat ka man na Cebu, meron ka ng dadaling pintas. At umalis ka man sa Mindanao, tangina mo, hindi ka pa rin ligtas! Pag nag-spit ng sobrang technical na linya, itong anak ng puta, magbabato to ng t-shirt sa crowd para daw may makakuha. Wow! Yung ginagawa mo para sa crowd reactions, pambobo lamang, gumagamit ng damit para matakpan yung hubad na katotohanan na yung mga linya mo, kulang pa ng sipa, pero utak ng mga tao, inaakala mong mahina, matatalino mga Bisaya, di ba? Oh! Ito ang masamang balita, di namin kailangan ng t-shirt mo, Patrick. Daghan miksanina! Di nakaka-impress, dude. Ang iyong napiling diskarte ay isang maling gawe, parang Russell Westbrook. Pag di-trip ng fancy Paris, siya ay laging galit. Ako, I got the best moves. Dahil sa aking atake, sila'y naging sabik. Linyang parang send nudes, kuha ang mensahe ng walang damit-damit. Kasi sino bang nakakaalala sa mga linya nitong whack bitch buong karir niya? Mas marami pa akong quotables dun sa laban ko kay Chalice. Feeling star kasi sa pagmamalalim, kala mo Aquaman si Patrick. Kaso naging Kenkoy na siya, bikini bottom pala, imbis na Atlantis. Pang mature audience pa naman ang tema at lingwahe ng iyong mga gawa. Puro karahasan, sexual, horror, droga at iyong mga katha. Tangina, pero kung walang nakakaalala, hindi nakakamangha. Kung sulat mo pang SPG, dapat may nakakatanda. Ako, tangina sa paramihan ng quotables. Pwede na maging... Stack your vouchers for bigger discounts in Lazada's 4-4 lowest price sale. Dikit yung round 2 ah. Pili ko dikit yung round 2 guys. Pareha silang malakas sa round 2. Parang pareha silang malakas sa round 2, no? So, tignan natin paano tapusin ni Marshall yung round 2 niya. Kapal ang pintura! So, G, dapat may nakakatanda! Ako, tangina sa paramihan ng quotables. Pwede na maging goat. Makapal ang pintura. Sobrang dami ng quotes. Gamitan man ng mga matatamis na salita. Bagsaktong si Punggok. Bakit? Ray Leonard, Shane Mo, si tangina may sugar coat, nagsuntok! FlipTop game! Game! FlipTop game! Game! Ano nang ginagawa ng tulad mong mga tanga? Spit ng maraming bars, putang ina, bago FlipTop game. Nagpapatawa ka ba? Isipin nyo. Laban ni Pacquiao, sobrang tindi na ng scaffold, natamaan yung kalaban sa panga, nahilot nag-stumble, binanatan sa katawan, sa pagtayo siya'y nag-struggle, tapos biglang sigaw si Michael Buffer ng, "Let's get ready to rumble!" Putang ina ka, magtatanong ka kung handa na ba yung kalaban mo bungina. Pangatlong, misteryo na sa novena si Aling Junisha. Boys, jokes! Pangatlong misteryo na sunovina si Aling Junisha. Sa mga nanonood ng FlipTop, pag lumaban uli siya, pag nagtanong kung handa na ba kayo, sabihin nyo, tangina mo, Corina! FlipTop game! Fuck you! Fuck you ka rin! Round
round 2 guys, Marshall ako doon. Mas nagustuhan ko yung angle niya about sa ano ni Invictus na FlipTop game. Ganun din yung Invictus na napapansin ko din yun. Okay, yun. Nagugustuhan ko yung tira doon ni Marshall. Mas effective para sa akin. And yun, round 2 Marshall para sa akin. Let's go, tignan natin round 3. Fuck you ka rin! Eto mura na may halong pambabarat! Tamang ikaw nga yung manyak na sinendan ko ng nudes kasi ikay magkakalat! Totoo nga na ang antok at pagkalutang nakakahawa. 6 minuto mong pagsasalita, kapantay lang ng ilang bara. Talo ka na, una pa man, sa totoo lang nakakasawa. Hindi kailangan ng 3 rounds, patay ka na sa isang bala, Cebu Game! Yeah! Kanina pa ako ito. Yun, yun. Sobrang lakas na plus points yun para kay Marshall. Dapat di na ginawa yun ni Invictus eh. Ayun. But mas lalong plus points para kay Marshall dun. Balik natin. Patay ka na sa isang bala, Cebu Game! Yeah! Kanina pa ako ito. Kanina pa ako hindi na makapagtimpi sa akin ito may lagot. Ngunit nagpagap ako na pingi kasi bawal ako sumagot. Subalit ako'y inantok. Kakahintay na matapos na tong todas. Pero bakit ako na nga nabagot? Ako pa umubos ng iyong oras. Kasi kung usapang potensyal ka lang nagiging tapat na tao, ganyan ka lang kalakas, Marshall, wala ka nang tinatago. Sa oras na di makapagsulat sa maestro, bagsak siya'y di nagbago. Naghihintay na pasahero, baldado na tsakpat, sakay binangga ko! Ngunit mga nasulat, kung hindi kailangan ipagbidahan sa mga una, andito ako para sa pangalan at kapalaran niya na nakuha, Marshall sa gubat. Ang kaso, hindi maingatan ng balahura pagkat kung sino pang batay na kalikasan siya pa nagkakalat ng basura. Yeah. Hindi mo ako kaya mag-isa, Bonifacio, kaya alam ko nag-aangas ka kahit kailan mo gusto, kasi magsusumbong ka lang naman kapag naasar ka o tukso. Kaya kung sino mang dinala mo dito para pagtulungan ako, Diyos ko, sisiguraduhin ko, Bonifacio, yung kasama mo lumpo! Nagkakagulo kayo para makita siya at mapalibutan. Pues sige, bangkay ni Bonifacio ay inyong pagkatipunan. Ngunit sa brutal, nakalimutan ang hirap ng iyong kinahantungan. Kung sa tingin mo ikay sisikat, Bonifacio, di ka na matatagpuan. Isa kang bayaning martir ng kahapong matatandaan ng mga tao na dadalaw sa nitsyo at sa kabaong na walang laman. Di ka pa tumatak sa nakaraan pagkat hindi ka natanggap sa pamantayan hanggang sa ibagsak kita ngayon at ikaw ay maging ganap na kasaysayan. Kasi kung basihan mo lang ay Tatsen ay kinulang, sapagkat andito ako para makabawi na sagad. At isa ka lang, Marshall, sa pintuan. Pagtapos ko magpatatak, nilampasan kita agad. Ngayon, ikaw ay nilaglag ko na sa hukay. Kaya salamat pinakulay pa ng pagkatalo ko na ibulgar aking patunay na manatiling alamat, sapagkat may ibang husay at ang isang pagkamatay ay immortal ng isang buhay. Tingnan natin round 3 ni Marshall. Oh, maglangas! Marami naging saksi sa aking pagpatay dito. Di na nawala sa kanilang isip yung mga hurado, di nagsalita. Pagkatapos maglitis ang kaso lamang tsong, di sila nag-inhibit dahil ang kaso parang tsong yung judge pinatahimik. Ang ina, ang kaso parang tsong, ang judge pinatahimik
Kasalanan ng pagpatay, pwede mo yang sabihin. Pero kung artistic ang pagkakasala, ang tawag ay sining. Gubat sa Bisaya, iba na ang meaning. Kung may fire sa gubat, hindi yung kaingin. Naghukay ka pa ng mga impormasyon, tarantado ka pat. Maghukay man, wala pa rin taka sa bara. Il Chapo ka Brad, sa maglilinis ng entablado. Deserve mo pat on the back, pero dapat kang ready mag-fireman carry dahil pat on the back. Tangina, sabi mo sa isang interview, sincere mong kinonfess, siniko ang dahilan kung ba't may papel ka sa hip-hop. Sabi mo in retrospect, pero nung naging babad ka na sa eksena, bigla kayong nagka-disconnect. Nag-iba kulay mo pagkababad, dumaan ka sa litmus test, pero di mo kayang iwanan silang seta. Di ko alam yung litmus test. Kasi naggagamitan kayong dalawa para maging magaling. Siya'y pantasa sa iyong panulat. Ikaw naman na nga saan niya pampatalim. May dalakang lanseta kung may gusto kang patayin. So, kumakapit sa patalim para napagamit sa bading. Yeah. Akala niyo maluloko niyo ako? Ako'y di ignorante. Mas marami pa kayong sekreto sa mahilig na praile. Total mapanil lang naman ang pagkatao at sariling imahe. Interesante yung napiling finale dahil magmimistulang insidente nangyari sa gapo kung saan may napanggap bilang babae. Kuha na ang eksena, di na kailangang i-detalye. Subsubang ulo sa inidoro at kadiri na tae hanggang mabali ang lieg. Napaka-sinister, grabe. Huwag kang feeling Felix Jante sa na-achiever sa klase dahil tunog. May Latin honor sa aking finisher, pare. Hindi Magna, Summa, Cum, kundi Jennifer Laude. Kaya kung magtatanong sino magwawagi at magiging pinakamalakas, hindi si Abra, hindi si Plasma, lalong hindi si Batas. Ako ang magkakampyon. At sa mga di naniniwala sa taglay ko na lakas, gabata karaman mo sa gulan pa ng balas. Ayun guys, sa round 3 guys, Invictus ako. And round 1, round 2, Marshall. And round 3 is Invictus para sa akin. Tingnan natin ang judging dito. Mali siguro ako, di ba? Pareha malakas. Siguro, depende na lang sa pag-judge dito. Pwede manalo si Invictus dito, guys. Siyempre, depende na yun sa pag-judge. Pero, para sa akin, mas effective ang ginawa ni Marshall sa round 1 and 2. Kaya, yun, guys. Kahit sabihin natin, ayun. Yun, sa round 3 kasi, madaming starter si, si Marshall, so yun, sobrang solid din yung round 3 ni Invictus. Feeling ko yung round 3 ang pinakamalakas ni Invictus. Madami-dami akong hindi naintindihan dito sa battle na to, guys. Pero ayun, pakinggan natin ang judging dito. Narinig nyo na OT. Malaban na panalo lahat. At madalas nangyayari nga dito sa mga event, sa mga battles dito sa Gubat 7. Gubat 7, Isabuhay 2018, Invictus vs. Marshall. Sa pambes para sa kanila pareho. Solidong lyricism. 4-4 Shopee Pay sale na! Get up to 5GB data for 10 pesos with Shopee Pay. Skip na natin, guys. Ang bota ng urado, 6-1, magigay para Invictus. Ayun, Invictus panalo, guys, 6-1. So, may isang bumoto kay Marshall dito. So, pang pangalawa ko. So, tingnan natin, guys, sino bumoto kay Marshall and sino ang bumoto kay Invictus at kung bakit. Yo, shoutout sa asawa ko, kay Musti, tsaka sa anak namin sa Primo. Love you. Talo ron para sa akin. Grabe, ewan ko ha. Pero kung pwede lang sana hindi paglabanan sila, pwede, pares sa limaw. Yung mga ganong henerasyon ang mahirap lapatan. Halos pares lang naman, halos tumbas. Bars per bars talaga. Medyo lumayday lang si Marshall sa round 3. Nang konting-konti, kung lumamang man si Invictus, konti din. Pero Invictus.
Yo, Iho, bahay block ninyo, spothead. Enigma, ba't mo ako pinajudge dito? Hirap, bali, ito na lang, bali, pupukan yung laban eh. Hindi ka na. Bali, ito, binasi ko na lang talaga sa linis ng performance. Ayun guys, ayun, sobrang laki palang impact ng stutter ni Marshall dun. Si Marshall, may semplang, dalawa nakita ko semplang sa kanya, round 3. Invictus. Sir, binoto ko si Invictus. Sa round 1, binigay ko yun kay Marshall. Maganda yung pagkakalatag yun ng mga linya niya. Pero yung round 2 tsaka round 3, binigay ko kay Invictus. Hindi naman sa pangit yung pinakita ni Marshall. Binilang ko lang sa dami ng suntok na pasok dun sa oras. Pero may, ayun, may linya si Invictus na para sa akin. Puta, boom talaga. Yung ending niya na linya, para sa akin yung tumapos. Kaya yun, binoto ko si Invictus. Isa is Kalayla Okro. Putang ina, classic yun, men. Gusto ko na magana mga laban talaga. Noong round 1, binigay ko kay Marshall. Tangin, ang lakas ni Marshall doon, men. Round 2, Invictus. Round 3, Invictus. Tangin na. Mahirap talunin yung mga ganong rounds. Talagang, ang lakas, men. So ako, 2-1 para kay Invictus. Yun talaga yung pang-tournament na laban, ano? Parang mahirap i-judge kung bibilangin nyo pa yung mga banat kasi pareho talaga silang handa. Pareho silang dalawa handa. Pero binasi ko na lang, first 2 round pa lang ni Invictus, halimaw na eh. Parang maintain niya hanggang round 3. Kasi nga din si Marshall nag-stumble. Pero talaga pareho sila dalawa malakas. Pero binigay ko yung boto sa mas halimaw yung banat at delivery kay Invictus para sa ako yung bumoto kay Marshall. Yun nga guys, kung overall performance, hindi yun nga, kung overall performance, Invictus talaga. Ayun. Kasi may stumble eh. Laki pa lang ano yung stumble ni Marshall doon. Tapos ayun. Sobrang dikit nung nakakal. Hirap siya i-judge. Binoto ko si Marshall dahil para sa akin yung every rounds niya may suntok bawat linya kay Invictus. Sa round 3 lang malakas, pero lakas ng round 3 ng Invictus. Pero binoto ko si Marshall kasi binasi ko yung rounds 1, 2, 3. Ayun, so kaming dalawa yung bumoto kay Marshall kasi nalalakasan sa 1 and 2. Let's go ga. Ay, let's go. Yeah guys, so that is it. Kung nagustuhan niyo 'tong reaction video na to, like the video. Kung hindi guys, dislike na lang. And more blessing. Lakbayin ang mundo, kahit ako mag-isa, gagawin ko ang gusto, kahit magalit ka pa, hindi